60 seconds to do this. Senator Bongbong, bakit hindi dapat iboto si VP Lenny Robredo? Are you going to ask me this of each of the presidential yes. candidates? Well, I'm very hesitant to answer that because I do not believe and I do not indulge in negative campaigning. Okay. But I will go this far. And I will say that I believe that none of the other candidates have yet come to the conclusion that unity, ang pagkakaisa, ang ating pangangailangan. At dun magsisimula Ayun. Ang ating pagbalik. No to negative campaigning. Ito ngayon ang pinapakalat ng ating mga kababayang taga kung taga saan. Anyway, I do not indulge in negative campaigning. Hindi ba napakalaki na namang kasinungalingan to? Ano bang akala na itong si BBM sa mga Filipinos, sa ating mga butante? Akala niya siguro mapapaniwala or madadala tayo dun sa pagiging malinis tignan sa harap. Pero napakaraming galamay na tumitira sa kalaban. Lalo na kay VP Lenny. Napakatagal niyo na pong sinisiraan si VP Lenny dahil para sa inyo, sa mga Maka-Marcos, nakikita niyo talaga si VP Lenny lang ang magiging balakid sa ngayon para bumalik sa kapangyarihan ang mga Marcos. So kung matalo uli, try again later, next time. Pero siguradong may balakid uli. Sigurado tayo. Malay natin si Vico Soto. At meron pa na pwede talagang balakid. So mabait talaga ang Panginoon sa atin dahil hindi niya talaga papayagan na manalo at manaig ang kasamaan. Okay. Sabi nung isang netizen, please do not act like you have not been attacking Lenny for years and have not been calling her names like Bobo, Lugaw, and Lutang and all the harshest insults you could ever think of. At totoo naman po yun. Hindi man galing sa bibig mismo ni BBM or ni Marcos Jr., napakarami po niyang alipores. Napakarami po niyang galamay na gumagalaw. Diba? So ito po ay isang napakalaking kasinungalingan on national television or sa internet. Anyway, online. Tignan niyo po ito. Sino ang nakinabang sa pagkalat ng fake news noong 2021? Number 1, si Marcos Jr. Number 2, si Sara Duterte. At pangatlo, si Pangulong Duterte. At sino naman ang biktima, pinakamalaking biktima ng fake news noong 2021? Si VP Lenny. Sinunda ni Pacquiao. Okay. So isang malaking kasinungalingan or isang malaking drama, isang malaking kahibangan yung sasabihin mo na you don't indulge in negative campaigning. Nakakatawa naman po. Sino po ba itong mga to? Ano po bang kaugnayan nyo sa mga ito na todo-todo kong bumanat kay VP Lenny? Wala? Wala lang? Itong mga itong mga vloggers na to ay naisipan lang na saraan si VP Lenny? Ganun lang? Naisipan lang? Parang magandang content na siraan si VP Lenny. Parang magandang topic yung paninira kay VP Lenny. Parang magandang gawan ng mga kwento para i-defame si VP Lenny. Ganun lang? Naisip lang nila? Naisip lang na itong mga vloggers na to? Ay kababaw naman po. Yung ay gagawa ako ng YouTube channel para ang i-content ko ay manira. Ganon? Kakaiba rin. Hindi mo naman sila mga tao nung ikaw ay nasa Senado. Diba? Meron kang chief of staff. Meron kang mga staff sa Senate or sa Senado. Hindi sila. Paano lagi kayo nagtitipon-tipon? Eto pa. At kung titignan niyo po kung sino tong mga to, eto yung mga numero uno na or mga walang budhi actually kung manira kay VP Lenny. Akala naman na itong mga to ang gagaling. Akala naman nila ang tatalino. Sino ba sila? Yun yung tanong. So para sa akin talaga napakalaking kasinungalingan na naman itong pahayag ni Marcos Jr. na di umano ay hindi siya
nag-i-indulge. Bakit kailangan mong tanungin kung yung tanong ba na yun ni Boy Abunda ay itatanong din sa iba? Bakit? Diba? Anyway, so, ako po'y natutuwa sa resulta ng interview or one-on-one na yun with Boy Abunda dahil alam niyo po, kahit anong try ni Boy Abunda na i-outsmart si VP Lenny ay talagang litaw pa rin yung galing at napaka-detalyado nung kanyang mga sagot. Kahit siguro sino naman pag tinanong ka ng or in-interrupt ka, talagang madi-distract. Pero andun pa rin yung composure ni VP Lenny. Nakakabilib po. So ayan, yung mga hindi pa nakakapanood, panoorin po natin. Baka sa isang araw, lalabas na naman yung comparison na mas marami di umanong views si BBM kesa kay VP Lenny. Although hindi naman importante yun, pero mas maganda na alam natin at panoorin natin para meron tayong maisagot or magamitin natin para i-educate yung ating mga kababayan, kamag-anak na hindi pa decided. Have a good day.